아침에 눈을 떴을 때 부드러운 미소 네가 Sir, mahilig ba kayong mag-alaga ng tortoise? Gusto niyong itry or mapag-aralan kung paano? Well, keep on watching this video para sa mga beginners dahil ituturo ko po sa inyo kung paano mag-alaga nito. Curious ka rin ba kung ano ang pinagkaiba ng tortoise at ng turtle? Sige, ganito lang yan ha. Turtles can be aquatic, semi-aquatic, and are mostly terrestrial. While ang tortoises are also turtles that live on land and they aren't equipped for water. Okay, let's talk about tortoise, especially ang leopard tortoise or yung scientific name. Sige, papakakuyakin ako. Stomoculus pardalis. Base lang yan sa pronunciation ko ah. Is a large and attractively marked tortoise found in savannas of eastern and southern Africa from Sudan to the Southern Cape. Di nyo ba alam na ang leopard tortoise is the fourth largest species of tortoise in the world, with typical adults reaching 40 centimeters or 16 inches and weighing 13 kilograms or 29 pounds. Ang population size ng leopard tortoise hanggang ngayon is unknown pa rin. At ang kanila namang lifespan ay nag-range sa 10 to 75 years. Ang kanila namang top speed ay 0.5 kilometer per hour. Biruin nyo yun. At ang bigat naman nila ay nag-range sa 15 hanggang 54 kilograms. At ang kanilang laki ay nag-range naman sa 30 to 70 centimeters. Sa mga beginners dyan na gustong mag-alaga ng leopard tortoise, may mga bagay tayo na dapat i-consider at yun ay kapag mag-aalaga ka ng leopard tortoise, unang i-consider mo is ang kanilang habitat or sa Tagalog ay tirahan. Parang dun sa binili kong leopard tortoise, ito yung klase ng tirahan na binili namin from online. Leopard tortoise will do best if kept outdoors and temperatures that do not fall below 50 degrees Fahrenheit. At saka, if being kept indoors, an adult leopard tortoise will need at least a space of 80 feet. Isipin yun, parang sa tao lang yan, di ba? Paano ang makakakilos ng maayos kung yung bahay mo ay maliit, di ba? So, syempre, kailangan ho din nila ng magandang space para di makagalaw sila ng ayos. Buksan po natin siya. Medyo madumi pa po yung glass. Ayun po yung isa nagtatago siya sa loob. Ang pangalawang bagay na kailangan nating i-consider pag nag-aalaga ay ang heating. Heating. What temperature should the leopard tortoise be kept at sa kanilang enclosure? So, kapag daytime, dapat nag-range ang temperature nyo between 26 to 29 degrees Celsius with the basking site at 32 to 35 degrees Celsius. Yung about sa basking site, pwede explain ko yan sa aking next video. At kapag nighttime naman, ang temperature should not drop below approximately 24 degrees Celsius. Or sa madaling salita, ang mga tortoise ay heat sensitive. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Dapat po nating i-consider yan. Parang sa tao lang yan. Kapag sobrang taas ng temperature, pag sobrang init, pwede tayong ma-heat stroke, di po ba? Ganon din sa mga pagong or sa mga tortoise. Kapag sobrang init, maaari din po silang maluto. At kapag below 24 degrees Celsius naman ang temperature, sobrang lamig nun para sa kanila, pwede silang maka-acquire ng sipon or iba pang mga sakit. So the third thing you must consider when taking care for your exotic animals is UVB lighting or yung tinatawag nating phototherapy. It is essential for tortoise to process calcium when kept indoors. Parang sa tao lang yan, or sa mga bata. Kapag hindi tayo nasinagan ng araw, hindi ma-activate yung calcium or vitamin D sa ating mga balat, diba? So, kapag poor ang UVB lighting, magkakos yan ng serious health problems sa mga pets ninyo. Kapag captive breeding po kasi, wala siyang direct exposure sa sunlight. So, ang magiging source natin ng artificial light
is from UVB. Ito yung klase ng UVB na gamit namin. Ayan. Explain ko rin sa inyo sa aking next video kung ano ang purpose nitong ilaw na to at yung purpose ng ilaw na yan. Tsaka yung nasa likod. Dapat na kailangan i-consider nutrition. So, maikli lang ito. Leopard tortoise require a high fiber, low protein diet that is rich in calcium. It is very essential to give supplements. O, di ba? Pati yung tortoise may supplements, hindi lang yung tao. Dun sa essential naman, may naalala ko dyan. Lugaw, charot, comedy lang. These are just examples of quality foods na po pwede nating ibigay sa ating mga tortoises. At pwede din po natin itong mabili sa mga palengke or mapitas sa likod bahay natin or manghingi na lang tayo sa kapitbahay kung meron sila ng ganitong mga klaseng halaman. Examples niyan, fresh vegetables, most especially yung kale. Sobrang gusto nila yan. Flowers, leaves. Tsaka hindi nyo ba alam guys na ang mga tortoise ay kumakain din ng rose petals. Diba? Social sila. Ang common na pinapakain namin sa aming mga tortoises is yung petals ng gumamela or yung leaves po. Sa tamang mong kalimutan na iba sa maibigang ipapakain po natin pagkain ng kanila. Paling guys, sigurin po ito. Ayan, nakainin na natin sila. Patong lang natin dito sa lalagyan nila. Ayan, nakita na niya. Nasilip na niya. Ang isa naman. Ito ka. Kumakain na sila. Uy! Kumakain na siya. Cute-cute naman yun. Ay, ano yun? Mahihain yung isa naman. Sobrang dakaw. Hey guys, ang cute nila. Sobrang cute nila. As in. Kumakain sila ng leaves. Diba? Gutom na gutom sila. Napaka-cute ng mga turtles ko. So, yung panglimang kailangang i-consider is yung tubig, water. Parang sa tao lang din. Kapag hindi tayo uminom ng tubig or hindi sapat yung tubig na ating ininom, madidehydrate tayo. Parang ganun lang yan sa ating mga tortoise. At saka yung inuman na kailangan pala nila is yung standing water. Ito po, parang ganito siya. Yung parang sa mga manok, ganun po. At saka dapat ang binibigay po natin sa kanila palagi is fresh water. So, ang ika-anim at last na kailangan po nating i-consider kapag mag-aalaga po tayo ng tortoise ay ang substrate. Ano po ba ang substrate? Ang substrate ay yung tinatapakan ng tortoise o nilalakaran niya. Tapos doon din ho siya nagbubungkal. It is important to offer your tortoise both dry and humid areas within their enclosure. Thus, I recommend also to provide a deep layer of substrate to allow your tortoise to burrow. Ang common na ginagamit ng mga hobbies na substrate is yung coconut core or yung coconut soil. Ganito po yung klase ng substrate na gamit ko guys. Ayan po siya. So yung doon sa ilalim po niyan is coconut soil. Tapos ito po yung sa top layer niya po. Advice ko lang na medyo laliman nyo siya guys kasi kapag nalamigan po yung tortoise ninyo, mahilig magbungkal yan eh. Disyo nila yan. At saka advice din sa akin nung isang friend ko na dapat ganito kakapal. Dapat ganito yung kalaki yung top layer niya ng coconut core kasi kapag maliliit, advice niya sa akin, may possibility na po pwedeng sumuksok yun sa loob ng kanilang ilong, baka ikamatay pa nila. Paalala lang ha, before po tayong mag-alaga ng ganitong mga klaseng pets, kasi syempre sa iisang bahay hindi lang ikaw ang nakatira dyan. Kailangan hindi lang ikaw yung mag-agree, kailangan mag-agree din yung kung sino yung mga kasama mo sa bahay. At saka wag lang tayong magpapadala sa dahil gusto lang natin yun or dahil yun yung inaalagaan ng idols natin, yun na rin yung aalagaan natin. Hindi ganun. Kasi may mga taong kapag napagsawaan na nila yung mga pets nila, minsan ipinamimigay or minsan itinatapon na lang kung saan-saan. Yun yung dapat yung tatandaan. Iku-consider nyo yung mga bagay na yun bago tayo mag-aalaga ng mga gantong klaseng mga pets. Kasi isipin natin, parang tao lang rin yan. May mga buhay din yung mga yan na dapat nating pahalagahan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito or gusto niyo pa pong gumawa ako ng ganitong klaseng mga videos, just like, share, and comment down below na lang. Don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell. Sige, bye-bye na!